Dahil postponed ngayon ang mga PBA games buhat nga ni Bagyong Karding, mga idol, pag-usapan na lang muna natin ang mabilisan ng iilan sa mga plays na mukhang hindi na scout ng Terra Firma Jeep dahil nga kaka-debut lang ni Coach Aldin Ayo para sa Converge. Yung iba rito ay nalito ang kalaban talaga and yung iba lax communication lang din sa depensa. Siguro sa mga susunod na laro ng Converge, mauhuli na ng depensa ito. Bali magsisimula ang play sa pag-off-ball screen ni Arana kay Melesio at tinanggap niya yung bola rito sa top of the key. Then pansinin ninyo si Jeron Teng at Arana dito sa kaliwa. Hindi naman kilalang shooter talaga si Teng pero over the years, in-improve niya ito. And akala nito ni Javi ay magkakato sa loob, kaya nga tila inuunahan na niya to doon. Then may konting push off itong si Teng para magkaroon ng separation at sumama pa si Arana bilang provider ng screen. Nagresulta to ng isang clean look para kay Teng, hindi nga lang niya na-convert. Ako personally mga idol, gusto ko talaga na nakakita ng multiple movements sa court na parang ganito. Sabay na nagbibigay ng screen si Quincy Miller at Justin Arana sa kanilang mga guards. So apat na players agad para sa opensa yung kumikilos dyan. And hindi yung nakatayo lang at nag-aabang ng pasa. Buhat nga nung screen ni Arana ay natapat itong si Lester Prosper kay Melesio para hindi ito makapag-drive. I think dito nagkamali si Prosper mga idol dahil habang ginagawa niya yan ay may ibang ginagawa rin yung tao niyang si Arana. Magbibigay siya ng down screen para kay Miller. Tulad lang din ng ginawa niya kay Teng kanina. Kita nyo kung paano napatigil si Camson kay Arana habang si Prosper eh pwede sanang mag-switch doon kay Miller. Pero dahil nga sa multiple action nakuha ni Melesio ang attention niya. Buti nag-recover pa ng konti si Camson. ATO play nila to, dinrawin ni Coach Ayo na play matapos ang timeout. Hindi na naman sila nakashoot pero i-appreciate lang natin yung execution. Tignan nyo dito mga idol, habang nakatigil to, iisipin natin na habang hawak ni Arana ang bola, tatakbo itong si Stockton sa kanya, kukunin yung bola at magdadrive papasok. Pwedeng-pwede ang play na yan dahil butas naman yung loob. Pero dito sa kabilang side ng court, may kita natin sina K-Rax at Miller na nakatingin din doon sa kanila at inaabangan yung gagawin nila. Napaniwala si Aldrich Ramos na i-handoff nga ni Arana yan sa umusog siya ng kaunti kay Stockton. Kaya kita nga nating medyo may distansya na siya kay Arana. Then ang tunay na action pala ay itong double stagger ni Miller at Bulanadi para kay K-Rax. Tila triple stagger pa nga yan kung isasama pa natin itong handoff pati screen ni Arana. Hindi ko alam kung illegal ba itong ginagawa niya dyan na ina-adjust niya yung screen para di makaabot si Kabagi. Pero another great look na naman ang nagawa ng play na ito na tila pang Miami Heat din. I think ito mga idol ay ma-adjust naman ng mga teams kapag na-scout na nila ng husto ang mga eskema ng Converge. Ganda nung pagkakascreen ni Trotter dito kay Javi kaya umikot siya only to si Jeron Teng na bumalik na naman sa pinanggalingan niya tulad doon sa unang clip natin kanina. So separation malala talaga and nag-screen pa muli itong si Trotter. Kita natin na pwede namang umangat si Lester Prosper dyan pero hindi. In and out nga lang yung tira. Naka-ISO si Trotter dito kay Lester Prosper mga idol and ang tumatao kay Quincy Miller dyan ay si Kahilig. Hindi ko alam kung ano ang nag-prompt sa kanya na pumasok dito sa shaded area. Siguro baka iniisip niyang magka-cut si Melesio sa loob. So siya ang sasalo dyan just in case. Pero nag-provide pala siya ng flare screen para kay Miller. Then tignan nyo to, habang airborne ang bola at naiipit si Kahilig doon sa screen ni Melesio, maaaring mag-step up si Wami dyan sa labas. Oo, mismatch yan pero wala eh. Ipit yung kakampi niya so kailangan niya mag-compromise pero nanatili siya sa pwesto niya at si Kahilig pa rin yung humabol. Lastly mga idol, nagsona ang jeep dito. Masasabi ko na sona yan dahil si Kabagnot ay andito sa ibabaw imbis na tauhin yung matchup niya na si Melesio dito sa corner. Alam nga namang si Miller ang toka niya dyan ang laki-laki niyan.
So yan, may makita tayong horns action dito pero tila wala namang nangyari. Hindi nakapag-drive si Ahan Missy and natauhan naman yung nag-screen at pinasa na lang kay Bulanadi. Pero may niluluto na pala ang converge dito. Kita nyo itong si Tratter? Tila tinutulak niya sa malalim si Prosper dyan. And dahil nga shooter itong si Bulanadi, kailangan ding tumapat ni Aldrich dito sa corner sa kanya. So ang strong side dyan ay open na open dahil sa ginagawa ni Tratter at sa pwesto ni Bulanadi. Kita na rin ni Monzon yung play ng converge at sinasabihan si Kabagi na antabayanan si Miller. Pero late na siya. Ganito na lang talaga yung magiging reaction ni Prosper. Like I said sa simula mga idol, I think mauhuli naman yung mga plays na ganito ni Coach Ayo kapag na-scout sila ng husto. Pero okay din, panigurado may mga pangontra yan. Gusto ko talaga yung may mga multiple actions na nakikita at hindi lang isa yung gumagalaw o puro mga pick and roll. Nothing against naman sa mga yon kung effective naman para sa team. Sayang din hindi natuloy yung laro nila kontra sa Hinebra. Okay din na test yun sa Converge at Premier Coach ang mga kalaban ni Coach Aldin Ayo. And syempre mga idol, dahil nga yan kay Bagyong Karding. Mag-iingat tayo parate, stay safe, and sa mga katulad ko na malapit sa mga bahaing area, maging alisto tayo at unti-unti na nga nating nararamdaman ang hagupit ni Karding. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.